kung sino po yung naka-experience ng online dating sites, huwag na po kayong magpapahuli. Please comment your experience, bad or good man po iyon, at saka sa my forever sa online dating sites. Please comment po sa mga experience nyo. Thank you! Hi everyone! Welcome to Dani in the Val, Vlogger Experts! Hello guys! Yung pag-uusapan po natin dito sa vlog ko is all about foreigners. At saka, gagawa po ako ng challenge na hindi pa po nagawa ng ibang YouTubers. Anyway, I'm a first time vlogger po. Nang ginawa ko po to, first video ko po ito. So, yung pag-uusapan po natin is all about online dating sites. So, yung pag-usapan natin is all about my experience and sa experience ko sa online dating sites na ginagamit ko dati. So, yung first na naranasan ko sa online is yung nakakita ako ng friendly, mahilig makipag-usap, yung friend lang, yung hindi po sila naghahanap ng lovers, yung kung ano man, friend lang po muna. At saka getting to know each other. So, ganun po. Ang pangalawa is yung nakita ko sa online, merong mababait, merong di hindi. Yung mabait, kahit anong, ayaw kong kipag-chat sa'yo, ganun. So, okay lang yun. Meron din yung masungit. So, yung masungit po, ayaw makipag-chat mo. Konting mali mo na sa pag-chat mo, ayaw na sa'yo. Yun din. At saka yung may naghanap din akong naka-chat din akong foreigners na hinahanap nila is God Fairy daw. Yung hindi naman po porket may anak na na ayaw na nila sa iyo. Yung gusto nila na yung babae na first boyfriend kanila. Yun po. So, at saka, yung pinaka ano ko doon, meron din na liar po. Ayan, nandun po yung liar. Sa lahat ng nakaranas ako na may naglalied sa akin na tapos na pagka sa huli, nalaman ko na lang hindi pala totoo yung mga sinasabi nila. So, ayun, ayaw ko na makipag-chat kapag gano'n na mga liar na malaman mo lang kung ano ang totoo. Sa iyo, ayoko na. Sa akin po, ayoko na pag-chat. Ayoko nang malaman kung ano pang meron siya. So, experience ko rin na may scammer, guys. Oh my God. Opo. Pero, naging scammer po din ako. So, yung scammer po is, magiging wise na lang po talaga tayo dyan. Kung mautak sila, mautak din tayo. Mostly is yung na-scam ko is bastos yun. Mga manyak, naghahanap ng naked photos. Sabi ko, oh my gosh, hindi ko kaya yan kasi nandito ko sa poder na pamilya ko. Wala akong sariling kwarto, wala kami electricity, ganito, ganyan. Drama din po ako. Kaya ganun po. So, pag drama ko, sabi niya, kung wala kang sariling mong kwarto, sabi niya, magrenta ka. Ah, ganun, magrenta ako. Depende, wala rin akong pera, sabi ko ganun. Sabi niya, send ako ng pera. Sige. Ikaw bahala kung gusto mo mag-send ng pera. Ayun, pag-send na niyang pera, my God, na-shock ako. Yun po yung pinakamalaking natanggap ko sa online is all about, it's like, almost 20K. Na-shock po talaga ako na ganun. Ganun siya ka, mga pera. Yung, almost 20K. Wow! Na-shock talaga po yung first time ko nagkaroon ng 20K. My gosh! Opo, totoo yun. Tapos, yun. Pagkatapos nun, sabi niya mag-rent ka na eh. Ayaw ko na. Parang, ano ba to? So, pagkatapos niya magpadala ng pera, minsan ko na lang siya sinachat. Sabi niya, bakit hindi ka nag-rent? Ganito, ganyan. Sabi niya, mag-send ka ng 60 photos mo. So,
sa isip ko po, oh my God, kaya ko ba? So ayun, hindi na ako nag-chat sa kanya. Kung mag-hi siya, hi na lang din po ako. Hanggang sa nawala, sabi niya, sayang daw yung pera niya. I-wise naman po ako. Kailangan na mag-send ako ng naked photos, di ba? Ano ba yan? Makaka-trending yan, nakakatakot. Oh, Diyos ko, Lord. So, ayun guys. So, yun po. Yung sa online po din is hanap po ng boyfriend ko doon. Boyfriend ko is siya yung mabait siya. Medyo stricto lang po. So, ang nangyari nung pagbalik niya, ang dami naming pangarap, dami naming plano sa buhay, about sa pamilya, about sa magkaanak kami. Kaso nang yung bumalik na siya sa trabaho niya, na-shock na lang ako. Wala pang months, guys, ha? Nakahanap na ng iba. Sakit naman nun. Napakasakit. Oo. Ang sakit nun sa akin. Kaso, sige, tinanggap ko na lang din. Tapos, alam niyo po ba? Nag-send lang ako ng photos na ano, sapatos bago kumbili. Sabi ko sa kanya. Tapos, nag-send siya ng sandal. Sabi ko, talaga sa akin yan. Sabi ko, pagtingin ko po sa size, ang laki ng size. It ang size ng paa. So, tinanong ko siya, bakit ang laki? At bakit parang used na yung sandal na yan? Ganun, sinabi ko sa kanya. Kaya, ayun. Sabi ko, may iba ka bang babae dyan? Sabihin mo ang totoo kung ano talaga? Sabi ko sa kanya. So, hindi po siya nag-reply sa akin for how many hours. And then, pagkatapos nun, nag-send siya ng babae na nasa kama at tulog pa at nakahubad pa pero nakatakip ng blanket. Yan, alam niyo na. Ang sakit sa pakiramdam kapag ganun pala, no? Ang sakit po talaga sa pakiramdam. Iwan ko. Parang nawalan ako ng pag-asa. Kaya yun. Nag-start na naman ako ng naghanap ng ibang lalaki sa chatmate, na gano'n, ganyan. Ang hirap po talaga mag-online. Hindi mo alam kung trustworthy ba yung makaka-chat mo. Yes po. So, ganun po. So, pero naman po nakahanap sa online ng happiness at forever, di ba? Yun yun ha. Matagal pa. Dapat talagang maging patient. So, sa akin ngayon, guys, yeah, dapat patient po talaga. At happy din ako sa friends ko dyan. Alam niyo na kung sino kayo na nag-online din sila at nakakita ng forever. Char! Yeah. Sa friend ko na nag-process na ng fiancé visa. Yeah. Pero hindi pa sila na ano guys. Hindi pa sila na interview for processing kasi pandemic. So, hindi sila nakasali sa interview doon. So, waiting lang siya at patient siya. So, good luck sa your friend! Alam mo na kung sino ka! And to my friend na bago lang nakakita ng AFAM sa online dahil tinuruan ko rin. Grabe! Oh, diba? Swerte niya ngayon. May bagong phone pa. Nag-offer pa yung lalaki ng phone niya. Wow! Grabe! Opo. Ganun po yun. Paswerte-swerte lang po sa online. So, siya, yung mga friend ko ngayon, swerte po talaga sila ngayon. At saka, yung buhay ko po ngayon, okay na rin po. So, nakita ko na rin. Nakakita na po ako ng boyfriend na katuwang ko po na away-away. Ano nyo na yung mga relasyon, may away-away, di ba? Okay lang naman yun. Basta, wag lang talaga maghiwalay. Kunting
away lang naman po. Kaya okay lang po yun. At saka, yung friend ko dyan. Alam mo, char, lucky ka po. Okay. Lucky ka talaga kasi nahanap mo na yung soulmate mo. Sana more pa yung relasyon nyo na stronger. At sa ano ko po, yun na po sa mga online dating sites. Careful lang po talaga at maging wise po. So yung trust po, dapat po piliin nyo po yung taong dapat nyo matrust. At sa lahat ng gustong mag-online dyan, careful po, okay? Smart and be wise. So, yun lang po. At sa next video ko po, ay ipakikita ko po yung bahay na bagong nirentahan ni bossing partner, char. So, maganda po siya. One of the high-end exclusive subdivision here in Davao. So, see you in my next video. Thank you so much for watching. Sorry. Thank you so much for watching. Bye, guys!